Yes, sa dressing. Yes. May naharanahan ako sa dressing room. Do we know her? Mm-hmm. Secret, di ko alam. Oh my God, oh CJ. My come gosh. On, minsan lang tayo magkwentuhan eh. I believe po na kasi, ako kasi, parang ano ako eh, hindi naman sa may ADHD ako, pero parang a lot of things go yeah. into my head eh. Parang ang dami-dami emotions. And yun yung pinaka-aim ko talaga sa music ko is to really bring it all out, kung ano yung nandito. Kasi parang I feel like I have a message to send everyone. Alam mo yun, I can touch a lot of hearts. And yun yung plano ko. And ito, kaya siya sobrang iba. Kasi parang, I think I was a part, nasa part ako ng relationship ko nun na, yun nga, meron akong language of love, meron akong idea of love na parang simple lang naman ang magmahal. Simple lang na parang hindi naman kailangan komplikado yung... I believe in progress and I believe na ang progress should be respected. Yes. And not, hindi siya parang, hindi siya tinatrifle with eh. Yung parang, may progress pero ito parang ibabalik ko ito. Hindi, para sa akin hindi ganun. So parang... I believe na it's something that it could trigger me to leave the relationship. So parang, can we stop fighting about the past? Yes. Kasi the thought of you not ending up with me, I want to leave that in my imagination. Mm-hmm. So parang, ayokong mapagod. But I feel that na I'm getting tiresome na. So yun yung parang idea nung song. Yes po, actually yun yung pinaka-plano ko nga talaga na parang I said in one interview na parang I never write what I don't experience and gusto kong maging true to that eh. Because how could I write it? How could I sing it with my heart if I don't really feel it? Yes. Parang ganun po. So, yes, gusto kong kahit anong ma-feel ko, igagawa ko. So actually, I'm writing songs ngayon na parang ganun nga eh, parang iba-iba yung mga punto niya. But I love it. I love it kasi... It's a challenge. Eh. Every emotion is a challenge. Figuring out kung ano yung emotions na yun is also a challenge. Pero kapag na-figure out mo, parang nailathala mo na rin kung ano yung pinaka nararamdaman mo sa buhay. Parang ganun. Yes. Yes po. Yes. Okay. I was. Okay, you were okay. Ngayon, ang tanong ko, CJ, ikaw ba ay nasa isang romantic relationship? Ngayon po, hindi po. Huling girl na hinarana. Dire-diretso talaga eh, no? Sino yung huling girl na hinarana? Sabihin ko ba to? No. Kailangan ko ba sagutin to? Of course. No, I can imagine kasi parang since it's you're very comfortable with your guitar and everything. I can imagine that the way you pursue someone, I mean, you would use music. Oo naman. Sabihin ko ba yung pangalan niya? Hindi. A friend. Na ano ko siya, na naharanahan ko showbiz siya. Showbiz pa rin si CJ. Yeah. Wala akong masabi. Naharanahan ko siya sa dressing room. Oh, yun na lang. Naharanaan ko sa dressing room. So, it's not a non-showbiz friend. It's a showbiz friend. Recently ba? May naharanaan ba? Actually, meron lang pala a friend. Oh, meron pala. Kahit hindi showbiz. Siya yung pinaka-recent. No, I'm going back to that person na sinabi mo kanina. Yes, yes. May naharanaan ako sa dressing room. Do we know her? Mm-hmm. Secret. Di ko alam. Oh my God, CJ. Oh my gosh. Come on. Minsan lang tayo magkwentuhan eh. Spill the beans. Hindi. Ayoko. Hindi. May naharanahan na ako sa ABS kasi nagdadala na ako ng gitara recently. Pero yung pinaka recent kong harana was sa friend ko. Yung pinaparinig ko yung mga latest songs ko ngayon. Okay. So parang siya yung go-to ko nung parang ngayon na eto okay ba tong tunog ko? Okay, does this sound normal or does it sound cringe? Siya, hindi mang harana.
So I that's think... a friendly, I know, that's a friendly harana. But mm-hmm. the other one in ABS, mukhang hindi friendly harana eh. Nasulatan kong kanta. Oh, oh my God. Mm. Can you Pero give it's, us... It's... Mm-hmm. Can you give us hints, CJ, sino yan? Nakasulat po ako ng dalawang kanta. Tagalog and English. Yun lang po yung sasabihin ko. Pag na-release ko yung na. Kanta, ayun. I-PM mo na lang sa akin yan. Ayun. Kasama mo ba sa your face yung sinasabing naharanahan mo? Ay, hindi po. Hindi rin. Okay lang, sige. Ay, May mga tinanong na ako dyan. I think yung idols tinanong ko. Gusto nyo sulatan ko kayong kanta? Pero hindi ko naman ginawa. Pero parang, I think ngayon, now that you said it po, parang mahilig akong, naghahanap ako ngayon ng mga about life naman, yung kanta ko. Parang, hindi naman siya about love. It's about, yung parang a message, yung parang, parang a hopeful song para sa ibang tao. Hindi lang siya about love. Yun yung ginagawa ko ngayon eh. Pero, sa artist, wala pa naman akong na ano. Pero, about life itself, yung parang heal the world, make it a better place, parang something like that. Gusto ko makapagsulat ng gano'n. Yun po yung parang that's where I'm going ngayon with my music. Ayun nga, tapos madaming artist yung mag-i-interpret. Yes, mas, po. Mas okay po yun, di ba? Tama. Correct. I play the guitar every day and minsan po di ako nakakatulog talaga. Hindi ako nakakatulog kasi I'm stuck thinking about the next line. Tapos minsan nakakatulugan ko na siya. Tapos nakakalimutan ko the next day. But eventually it comes back. Tapos kinakanta ko na kinakanta po yung mga songs ko. Yung mga lumang songs ko. Si Paul McCartney po may sinabi siya parang hindi siya magaling magpiano pero magaling siya magpiano ng mga sarili niyang kanta. And parang ako po parang ngayon naiisip ko na parang natitrain ko rin yung voice ko, yung pag-play ko. Kapag yung mga kanta ko yung pag gumagawa ako ng kanta. I sing every day po in the shower. Parang pinapakinggan ko yung sarili ko dun sa shower. Uy, yung pangit, medyo flat ka dun CJ, medyo ulitin mo yun. Lagi po maingay ako dito sa maingay po ako dito sa CR namin. Pero usually mga kanta ko nga po yung kinakanta ko sa CR recently. Naka-proud. Hindi pa naman po, pero ngayon po, nag-download na ako ng Studio One and meron din akong mga audio interface na ngayon. I'm recording sa bahay. May mga demo na ako sa bahay. So, tinatry ko, uy, pwede pala yun. Ang galing. Tunog na siya. No? Yung nagigitara ako, tapos I sing dun sa instrumental na nagawa ko sa gitara ko. So, it's a learning process, pero I'm loving it. Ano pa mahihain po kasi ako mag-ask for help. So, I try to learn everything on my own. Pero, pag may tumutulong sa akin, I'm very thankful po. Pero, like yung sa music ko nga po, yung pagkanta ko, yung ano na talagang sarili ko na lang po rin talaga yung nagtitrain sa akin. I'm CJ Navato. And ito po yung second song ko na nasulat ko, I think, December last year. Tapos mga January ko siya natapos. And it's a song about kasi ako personally meron akong idea of what love is or what love should be or what a relationship should be or could be. And I think yun yung pinakahugot ko sa song na to. It's being tired of fighting about the things na hindi naman natin kailangan pagawayan because I believe that we can just love. Alam mo yun, it's so easy to love. And ayun, ito yung song ko. In my imagination na ayokong mawala yung taong yun. Yung thought na yun, gusto ko sa imagination ko na lang. And I believe na lahat naman tayo nag-i-imagine ng time na parang ano bang feeling no kapag nawala tong taong to sa buhay ko. I believe na lahat tayo dumaan sa ganun. And ayun, this is what the song is about.